Ito yung S3, yung pinakabago. Right. Padali. So, ito na yung nakuha natin kay Sush na SPN. So, shoutout kay... Ano naman, so kinakabit na yung hang sensor disc natin. So hello mga master, magandang araw. Wow, parang ngayon ako ito mag-vlog ng review, product review. Tagal natin na napahinga sa pag-vlog eh. So ito tayo, so ang i-review natin today is our S3 caliper na RCB, and then yung SPN na big rotor disc, and then etong brake master natin din ng RCB. So may nakamount tayong camera dun sa may malapit sa gulong natin sa baba. Sana hindi siya malaglag. So tignan natin yung mga braking power. Ito mga, kanan lang. Kung full stop kagad siya. One hand, one finger. Hinto. Malakas, maganda yung combination ng tatlo. Nag-enjoy ako dun. Ayan o, may hinto kagad ako. Mga master, dito na ulit tayo sa JDO Motorcycle. So, dito natin nakita yung S-Series na hinahanap natin na color black. Buti may mga stocks pa sila. Yung GoPro, dala ko, pero wala palang memory card. Tatanga-tanga. So, eto yung RCB natin. Yeah! Kulay itim na! Salamat ulit kala boss. Sa kanila ko nakuha yung shocks natin sa likod. Dito lang sa JDO. May mga RCB din sila, marami rin silang pyesa. Yung mga naghahanap pa ng black, yung mga tropang naghahanap pa ng black. So 26 PHP. Ito yung S3, yung pinakabago. Right, padali na. Kaya rin ko lang dun. Solid, ang ganda po ta. Balot nagkabit sa akin. Sabi niya, ewan ko hindi niya nilagay yung washer ko. Pero ikaw meron ka ba? Yung iba naglalagay ng washer kapag tumatama dun sa bolt, ano, bolt rotor. Yun yung sabi niya, hindi nilalagay kasi daw baka nga tumama. Kapag medyo manipis lang dun naglalagay talaga ng ano. Patama yung bolt sa rotor. Yung mga ganito, yung mga to. Ayan, tatama yung mga yan. Ganda po ito. Eto, eto, ano ko, saan to? Packaging, hindi pa rotobi tayo, hindi pa yan premium kasi nga train lang oh. Rush pa tong first batch eh. Ito, para saan to? Yan, dun din. Sa bracket? Ah, feeling ko bracket nga to. Oo. Oo, sa bracket nga. Ito, edi ko. Oo. Ito. Solid, napakaganda. Bata, kung ganda ng kulay ng motor mo ngayon, ha? Di pa nga tapos, ibabuff pa eh. Ibabuff pa. So mga boss, ito na yung nakuha natin kay Sush na SPN. So shoutout kay Bro Sush, maraming salamat. Napaka-solid ang 270mm. So reviewin natin 'to. Gawin natin ang review. Then ito na yung isa sa nakakabit natin, Seng sensor disc, and then yung pito ng RCB. Then si boss, nakabalik lang galing Marilaki. Mukhang nagbakbakan sila sa Marilaki kanina. So ayan, kakalasin na niya. So ito na yung S3 series. Yung nakakabit pala sa atin is yung S1. Hindi, meron dito ang anong right. Ito na natin to. Pagkakang bago yung mga hindi ah. 270mm. Ito lang daw yung aftermarket na 270 eh. So, check na natin to. Akin na yun eh. So ito na, nagbi-bleed na si boss. Nag-bleed lock sa pag-bleed na ito. No, master. Kinakabit na yung SPN disc natin. Master.
So, ito yung calip, ito yung bracket na kasama ng SPM. Tapos ito yung sa RCB. Sa mga magkakabit, para hindi malito. Walang nagpukupot eh. Ganda, pre. Ano, maraming katanong kung compatible daw yung ABS doon sa big rotor disc. Actually, SPN rotor disc is one of the biggest rotor disc na meron sa aftermarket natin. Kasi commonly, ano, nakikita natin 265. This SPN is 270mm. So, mas malaki siya ng 5mm. So, malaking bagay yung 5mm din na yun. Then, yun pa nga, ABS system nga tayo. Alam niyo naman kung paano nag-work ang ABS. So maraming tatanong kung compatible daw ba siya. Yes, mga master, it's compatible. Very, very safe and very compatible. Wala pa ako nagiging issue sa kanya. Dire-diretso yung paggamit, hindi siya tumatalon-talon. Unlike dun sa mga non-ABS daw kasi ang nangyayari, parang tumatalon-talon siya. Parang nagkaawan ko kung tsaka yung iba daw nagkaka-warping. Which is dito naman sa atin, wala pa naman tayong warping. Nagamit natin to sa 1,000 kilometers na power loop endurance challenge. Wala naman tayo naging problema. Natin, i-discuss natin yung braking system na gamit ko sa ating Aerox 155 na modified. So, kung makikita nyo, naka E3 Brake Master Pump tayo na RCB, which is may partner siya sa kabila, pero hindi naman siya naka-disc. So, regular, parang regular lang yung gamit niya. Then, ito naman sa baba, ang gamit natin na caliper is the S3 ng RCB din. And then yung disc brake natin is yung oversized na floating disc ng SPN, which is the 270mm. So discuss natin yung mga features nila and kung ano yung mga pros na binibigay nila sa ating motor, lalo na sa mga loaded engine. Alright, let's go! E3 Series Master Brake Pump. So makikita nyo, yan siya. So may ka-partner siya na hindi pang disc para sa rear. Dahil since naka-brake shoe nga yung likod natin, so wala siyang nilagyan na ng brake fluid. So yung right lang, yung nasa right side lang. So nakuha ko to around 2,750. So nagamit ko na siya ng ilang months na rin. So I can actually say na effective and malakas yung gamit niya. Kahit one finger brake, kaya niya. So, this is a resistant to corrosion. So, alam niyo naman, pag tumatakbo tayo ng mabilis, no, tatalsikan tayo ng mga buhangin. So, pwede siya doon. Tapos, hindi rin siya mabilis mag-fade yung kulay. Since matagal ko na rin gamit, kung makikita niyo, hindi pa rin nag-fade yung kulay niya. So, I can say na okay yung tsura niya. Then, it improves braking system, which is very, very helpful, lalo na sa mga naka-loaded na engine. Then, fits for all types of motorcycle model. So, yung iba ginagamit siya sa Honda, yung iba ginagamit siya sa Yamaha, and Kawasaki and other models din. Then, yung size niya comes from the variation of 12.7 millimeter and 14 millimeters din. So, yan siya. Okay. Punta naman tayo dito sa ilalim natin, mga master. Kung makikita nyo, yung gamit ko na brake hose is yung hindi na rin siya stock, no? Ito na rin yung aftermarket na brake hose, which is the RCB Teflon brake hose. Universal siya, pwede siyang gamitin sa iba't ibang klase ng motor. Then, placement niya is pwede sa harap. Pwede pang rear, pwede pang front, yung mga nagko-convert sa likod ng disc. Pwede nyo rin siyang gamitin. So, it comes with a size of 1,000mm, 1,100mm, 1.3mm, 1.5mm, 2,000mm, 2,100mm, and other sizes pa. So, yan. Actually, mas okay siya kasi hindi siya mabilis magasgas since it's already Teflon and covered na and well-protected na rin siya. Master, punta naman tayo sa ating caliper. Which is, dati ang gamit kong caliper is yung S-series lang ng RCB.
Then nagpalit tayo since kasi orange 'yon, then since orange nga 'yung motor natin dati. Pinalitan ko na siya ng color black, pero ang kinuha na natin is the S3, which is ito yata 'yung pinaka-latest na caliper ng RCB. So makita niyo naman, ganda na 'yung itsura niya. When it comes to braking power, yes, malakas talaga siya. So, yung specifications niya, pag-usapan natin. So, specifications niya is anodized color na siya. So, corrosion resistant na siya. Minsan kasi pag napapatakan siya ng iba kasing brake calipers, pag napapatakan ng brake fluids or gas, lumulobo yung pintura, natatanggal. So, it's corrosion resistant na rin siya. Abrasion resistance, which is very important sa mga caliper kasi nga siya yung nasa baba malapit sa gulong. So alam niyo naman pag nasa gulong maraming tumatalsik ng mga debris or kung ano-ano. So kita niyo naman makinis na makinis pa rin. Wala pa rin siyang tama. Siguro may mga 3 months or 4 months ko na rin siyang gamit. Etong S3 caliper natin mga master. So forged mono black siya. So, ginawa siya ng isang piraso. Kung makita nyo, wala siyang habiyak or hati sa gitna. So, minold siya ng isang buo. So, alam din naman natin na kapag ang isang material ay forged, mas pinatibay siya compared dun sa mga regular. Okay? Then, yung piston size niya is double 25mm double piston. Yun yung gamit niya sa loob. So, hindi natin siya makita. So, it is made of hard alloy. Then ang inclusions pala nito mga master is yung brake pads, syempre kasama na yun. And then this one yung bracket. Depende sa motor na gamit nyo, yun yung kasama niya na bracket. Okay? Yun siya. Then yung color available nito si Mar sa market is black, gold, blue, and red. And hindi ko alam kung may orange din to eh. Then, oh nga pala mga master, eto rin pala, nag-in-improve din yung piston retraction niya for less brake drag. So isa pa sa mga pag-uusapan natin is itong rotor disc natin. Kung makita nyo, isa to sa mga pinakabagong rotor disc na nilabas sa market para sa Aerox and NMAX. So this is an SPN brand which is made from Thailand. So it has a diameter of 270 mm. So malaki siya. Actually siya yung pinaka-biggest na nasa market na aftermarket na rotor disc para sa Aerox and NMAX. So kasi yung alam ko yung pinakamalaki pa lang so far is 265, then nilabas to which is 270 mm. Yung 5 mm difference nila, it has a big difference when it comes to the braking power. Then it is made from 6061 aluminum alloy. Ito yung mga nakikita rin natin na ginagamit sa ibang aircraft and sa mga bikes, yung mga mamahalin ng mga bikes, eto rin yun. Then, high quality stainless steel has the capacity to prevent warping. Ano nga ba yung warping? Yung iba kasi nade-deform, lalo na pag sobrang init na. Dun kasi nangyayari yung pagwa-warp ng mga stainless steel. This one, since floating disc nga siya, pag masinabi kasi natin mga floating disc, parang sa mga bike lang din to eh. May capacity kagad siya na mag-cool down. Pag sobrang init niya, tapos tinigilan natin yung paggamit or hindi man tayo masyadong gumagamit ng brakes, yung meron siyang capacity na mag-cool down kagad. Okay? It has a high braking power with a tensile strength of 124 to 290 MPa. MPa stands for megapascals. Okay? So yung tensile strength naman, ang ibig sabihin nito is yung resistance ng material na ginagamit under high tension or high pressure. So, since nasa front part to ng motor natin, usually ito yung isa sa mga pinaka nagagamit natin pag kailangan natin mag sudden stop. So, yung bigat ng motor plus yung bigat ng load ng motor plus yung tao na sakay nito, kaya-kaya niyang i-handle. Okay, ganun siyang katibay at ganun siyang kalakas. So, kung makikita nyo rin, 2 pieces na rotor disc siya. Unlike doon sa mga ibang rotor disc na nakikita natin sa market, isang piraso lang siya, hindi siya combination. Ito, combination siya. So makita nyo, ito yung first part niya, yung parang bracket niya, then ito yung stainless steel na which is yung pinaka kumakapit doon sa mga caliper natin.
So yun nga mga master, no, itong rotor disc natin, yung burning point niya is 58 degrees Celsius. So since na this is a floating disc rotor, may capacity siya na mas mabilis siyang lumamig compared dun sa mga regular disc. Yun yung maganda sa mga floating disc rotor talaga. Even yung mga ginagamit natin sa bike, yung ginagamit natin sa sasakyan. Kaya mas maganda yung mga ganun. Then, color available nito sa market is red, blue, black, and gold. Yun siya. So, nagamit ko na siya ng power loop na straight na 1,000 kilometers plus. So, okay pa naman siya. Wala nangyari. Kung makita nyo naman, nakapal pa rin. Then, yung markings, solid pa rin naman. Overall, okay siya. Okay siya. Then, kung makita nyo yung sensor disc natin, iba na rin siya. Aftermarket na rin siya. So, hindi na ito yung stock. Yung stock kasi nagkokorod yung kulay. And this one, kung may mga nagtatanong din na nakikita ko online kung ano daw, kung accurate pa rin yung reading or kung nababasa pa rin niya yung speed, yes, accurate po siya, okay naman po siya, wala akong naging issue sa kanya, basta original na hang po yung kukunin nyo or gagamitin ninyo. Okay, aesthetically wise, mas maganda siya, diba? Then anti-corrosion na rin, diba? Yan po.